Okay, let's go bro. So ayan guys, kani atong gipalit nga materials. So direret na nagkuprahan no. Ilang kang Maxim? Ilang bus Maxim? So direret ta puro mga galvanized. Sa karon amo na yung baklay-baklay. Kay dalon to sa siap dito ta mga symbol. So kani day nga project kay sa kang bus kabural ni no, kang sir kabural. Sa alay ni. Sa alay na to ni na project. Tara, baklay-baklay lang ta para malingaw sa ta. Bro. Tara bro. Minutes bagay ito pagbaklay magti 3 minutes pa lang. So mga gusto man ni sa siap. Tanawa lang ini videohan ni. Kani nagulan, so mo nang medyo lapok dito sa dalan. Bugata uy. Kana pagali bugat na kayo sa mot nang magkuan pa tag frame. Okay guys. So sa mga gusto dai makabalo no kung unsa kabaga nitong ginagamit. So 1.5 gid standard nga 1.5 na 2x3 rectangular tube siya nga galvanized. So nakita niyo, so galvanized gid siya. So 1.5 gid kabaga sir. Guys, hindi pa nakaalam no. So yutong customer natin na 45 degree din nga taga-Alai bukid noon. Ay OFW din guys no. So si sir doon siya nag-comment sa marketplace natin sa Facebook. So hindi nakakaalam, so ito yung pangalan natin sa ito yung pangalan natin sa Facebook page at saka sa online market selling na to no, sa Cagayan de Oro. So ito, so ayan, hanapin nyo yan. So doon nakahanap si sir sa atin no. So sir, ito yung ginamit natin, standard talaga na 1.5 na rectangular tube din ng steel plate, 1.2 na steel plate, standard Japan, para ligon gud ang imong git. So putlon sana ko ni kay magsigir ko yaw-yaw ani ako sa primo ni. Putlon sana ko ni, update na lang namo, update na lang namin, update na lang kayo adin mo ko balong istorya kay update ko na lang kayo pag matapos ko na tong putulin at saka i-frame na, i-frame ko na no. So piste man po ni. Balik lang ko video niya kung mahuman na ako ni putol para mag-frame na ko. Ayan na ako ipakita sa inyo. Ana, babo. tapos na natin pinutol yung pang-framing no sa kang Sir Kabural. Ito na. Ayan na. Ito yung dalawa. Ay, ito. Ayan na. So, ayan na. Isahan ko na siyang i-framing. So, isa-isahan natin no dahil yung may-ari nito doon sa ibang bansa kaya kailangan natin isa-isahin natin no para makita niya kung gaano katibay ba paggawa or dapat daw maganda yung pagka-welding.
sa mga priming, importante matibay, no? Importante ligon. Una ang kailangan jud ligon. Ikaw po gusto ka magpabuhat para makita po nimo ni, gusto po ka magpabuhat so makita po nimo ni nga ligon sad. Saba gyud ni akong silingan no nga nagpa music ba. Pero okay ra para malingaw tag paminaw. Sayang so, na guys. Tayo na lang no dahil mag-priming ko. Panoorin niyo na lang. Pagkatapos ko nito mag-priming, lagyan ko ng flat bar, lagyan ko ng exit. Exit gate, kailangan natin nilagyan ng manhole, o minhole, o min exit. Ah, so ba? Basta kay exit. Then, bukas, puntahan natin yung steel plate. Kung nabinding naman nila, wala, no? Kailangan talaga antayin natin kasi yung bindingan, kailangan nakapila kasi doon eh. So, maraming nagpagawa. Kaya, pagkatapos nito yung framing, puntahan natin yung steel plate. So, antayin nyo to. Dahil gawan ko to ng part 1, part 2, para madumami naman yung video natin. So gawin ko to ng part 2, part 1. So paggawa ng part 1 dito, pag-assemble, then part 2 naman pag-install. So, para makita nyo. So ayan oh, marami pa. So may coming na naman. Guys, may coming na naman tayong folding kit. Antayin nyo yan. Doon lang sa Bulwa, malapit lang dito sa shop. So panoorin nyo na lang. Sa Tinasanghan Pharmacy. Okay. Ay, yeah, gi-prime na nato, no? Ayan na. So, gi-prime na nato. Isa rin, no? Walde siya para ito nga double. So, hindi lahat double. So, may single talaga. Oh. So ito na, itiniming ko muna, kumbaga sa i-45 muna natin para pareho yung bawat kanto niya. So panoorin nyo muna. So muna no, so muna niya itong frame. So ato para align nun, kita pingi. Pero kanin, align na, so label na, dapat ganyan. And then sa kabila, so dapat tingnan yung ilalim, pareho sila sa itaas. And then doon naman sa kabila, so pareha yan lahat. So maglagay tayo ng exit. So okay, bali kung dito tayo sa labas. Ayan, nandito tayo sa labas. So dito natin, dito natin ilagay yung exit natin para maganda tingnan. So ayan, panoorin nyo na lang. Siro-siro itong tirada guys ba? Kailangan ba ni mo dukdukon para lang masunod? Kailangan ni Bilado. So ayan na guys, lalagyan natin para sa exit. So mananghalian muna ako no, dahil gutom na. So ayan na, ayan na yung para sa exit no. So napansin nyo tong space na to, kailangan tingnan. Kasi yung exit natin, hindi natin pwede ilagay dyan sa gilid. Kasi walang pwersa yung framing natin, kailangan nakapwersa yung framing. Kaya nilagyan natin at dagdag ng poste para dyan natin ikabit ang ating cylindrical hinges para matibay yung exit natin. So tsinta yung exit natin para standard, para kahit may malaki tayong dadalhin, kasiyang-kasiya sa exit natin. So kung kailangan sakyanan na ang papasok, so kailangan hole na yung i-open. Pero pag yung mga dala lang natin, ito motor pwede dito, no? Kung kadaog ka mo asa, kay naman na siya. Alsaho ni mo yung motor, pwede ka diya. So manyod to sa ako kay gutom na. No, kay medyo alaw na, gutom na kayo. So medyo kaon sa ko gamay. Kaon lang ko gamay, balik din ko trabaho kay para mahuman po na siya gamay. Oh. Ayaw ka! Tapak! Ay, badlet niya po! So ayan na guys. Nilagyan ko na ng mga gatla. Pati dito. So lagyan ko muna, so ibibinding ko muna. Okay. So ayan guys. Umpisahan na nating bindingin to. Oh.
Kor, buka kaya kor. Ayan boss, standard talaga to, standard na 1.2. So 1.2 lang dahil hindi na kinaya yung steel plate natin na 1.3. So hindi na kaya dito yung 1.3, kaya 1.2 na lang, pero standard to. So isa-isang steel plate lang, halos din namin makaya, no? Sobrang bigat. Alam niyo ba, sobrang bar? So sumali ako sa pagbinding para may idea din tayo sa pagbinding, no? Kasi ang binding dito 50 per baog. So sa isa ka linya, tulo ka baog, 150 na. So kanita nan kibali nasa 100 nasa sa 30 ka baog. So medyo sakit sa bulsa. So si Foreman talagang may alam, no, kung paano to i-binding, no? Dahil may numero yan, eh, may numero. So dapat hindi tayo magkamali sa numero. So ganito ginagawa. Kala nila madali, hindi. Bigat. So may nakisingit. Yes, no? So naalala nyo yan sa dating vlog natin. Ito din, Foreman din to. Por. Stamos. So ito yung maso na kasama ko dati doon sa Torco. Torco, no? Torco. Putangin ng Torco. Luka-luka niya. Dos, dure, cuatro, cuatro. Silbiyo na ba? Silbiyo na? So dara. Dara ang binding. Sabi kaligon. Paway sa ta, paway. So paway sa ta gamay kay medyo gipaningot yung nilayob. So
Agya po yung mga gitga po. Coral gya po dire guys. Coral. So sa tiyuhin na rin, sa tiyuhin ko to, tong shop na to. At itong bansuhan sa tiyuhin ko rin to. No. So dire mi nakabalo og welding, tanan, dire mi nakabalo sa skill na mo. O, mga git. Ba. Tani kalimpyo ilang mga git. So dire ta nakabalo una, ayata na kontrata. Kita naman nila agi. Na nakalimpyo kagi na itong mga sasawiyuan ako ni guys. So syempre, kamaster na to. Dire kita maggikan sa itong uyuan. Pinipinsan niya po na ako ni. Wilderson. Mga na po ni mga kontrata na saan. Ano yung Wilder itong uyuan na ni. Kaya halos nalantanan ng kontrata. So wala lang ni. Dili lang galvanize ang nagamit. Pero okay kayo. Ba, nani yung pinaka-importante, limpyo ang pagkatrabaho. So, sa ako na yung uyuan, sila nagtrabaho. So, dire ko sa una nagtrabaho. Yan ang pinaka-pirmiro na tong vlog niya. So, makita nyo na nga shop. So, sa ako na uyuan. Ba. Na nakahanit. Poxy primer, ginang ilang itira. Walay taya. Galvanize gyapon no. 1.5. Pero ang ilang i-framing ani 2 mm. Abi ka baga. Bugat na kais tanan. So kita ani. Hoy sa takay nay nagpabinding. Nay nagpabinding o gatir. No. Sinsya na sa gisuot no medyo gutay-gutay na ni siya, pero Dubai. Ano ta kalakas? Dubai. Saan na, por? Oh. Ay, nagpabinding. Tayo na din sunod. Pagkatapos nito, ay punta na din tayo sa shop. And doon na rin tayo tapusin dahil ikabit muna natin yung steel plate na yan para makita ni Busing. So sir, ito na yung steel plate mo para makita mo. So ikabit natin yan mamaya or bukas. Pero tingnan muna natin kung makaya, no? Dahil yung mga ibang welder natin nandun sa ibang site, napaka-busy po natin, no? Kawaan tayo. So may project tayo sa Bulonsore. May doon din sa Gitagom tsaka sa El Salvador. May yung tatlong welder natin na tig-isa-isa sila, no, sa isang project. So ako lang muna ang natira sa shop. Ako lang muna ang nag-assemble sa git ni Sir Caboral. Paano? Apakan nyo lang maya-maya. Dahil napaka-busy. Di ma walang kobra ni Purman ani. Eh ito lang nagbigay ng lakas. Sa kay pangalan mo, Pur? Purman. Alex. Alex Cantilado. Cantilado? Yeah. Yeah, one. Gamay na si Piate Cantilado, au Cantonado. No? Cantilado, Gapor? Cantilado. Cantilado. Iba ka nang dagat kanang lalom rito Cantil man, no? Lalom, yawog sa Bisaya pa ni Malaumon. Cantonado. So shout out kay Alex Cantilado, no, alias Purman. For short, otinyanon, motganon. Otinyanon, otinyanon, motganon. So ayan ha, kami na naman dalawa daw. So okay na, Por? Okay, let's do that. Kumandra kita guys. Sa wakas. So okay, okay. So guys, nanata diri sa atong shop. So nabot ta diri. Pagpagabot, no. Tara. Tara.
Stilt ito, grabe kasilaw, init kastanan. Sana na itong priming sa gate. So i-pull wheel dyan ako ng gate. Pamull wheel dyan nato ng mga kanto. Saan naman kantong kanto, tara. Pull wheel tana. Dayon. Kanina yung exit niya din. Palitan pa na ito ng electrical hinges. Para lunis pohon, makuplito na nino, mabutang ang steel plate. So karon flat bar lang sa akong itaod. Para makita po sa tagiya. So ano guys, dahil i-install na natin tong steel plate na to, no? So abangan nyo na lang ang part 2. So gawin ko na lang tong part 2 guys, no? Sana panoorin nyo pa rin, no? Dahil medyo mahaba na yung video natin. So itong video lang, kinuna natin pag putol, pag assemble, and then pag binding sa steel plate. So ngayon, dahil natapos na siyang bininding natin, tapos na natin pinabinding, then nilagyan na natin ng flat bar yung bawat gilid niya. So ngayon, pagka pull wheel dito, so dito na yung, hanggang dito na lang yung part 1 natin. So abangan nyo na lang ang paglagay ng steel plate, part 2. So lagyan ng steel plate, lagyan na siya ng pintura, lagyan na flat bar lahat, pati yung pag-install na, no, para makita nyo. So panoorin nyo na lang. So abangan nyo na lang next video guys, part 2. Salamat.